Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang lessons na metamorphism and formation of igneous rocks. Specifically, para sa metamorphism, pag-uusapan natin ang dalawang uri ng pamamaraan sa pagkakaroon ng metamorphic rock at ano ba ang mga classifications ng metamorphic rock. Para naman sa formation ng igneous rocks, alamin natin ang pagkakaiba at pagkakapareho kung meron man ng intrusive and extrusive igneous rocks. At alamin din natin ang iba't ibang classifications ng igneous rocks. With that, masasagot natin ang mga sumusunod na tanong. Number 1, how metamorphic rocks are formed? And number 2, how igneous rocks are formed? In the previous videos ng ating channel, na-discuss doon ang tatlong uri ng bato at ang rock cycle. Nalaman natin na ang tatlong uri ng bato ay ang igneous rock, sedimentary rock at saka ang metamorphic rock. Nalaman din natin na dahil sa pagbabago ng ating mundo at ang mga processes na nangyayari sa ating mundo, ang mga batong ito ay patuloy na nagsa-cycle. At ito nga ay na-explain natin sa video natin tungkol sa rock cycle. Ngayon, magkakaroon tayo ng konting review ng ilang konsepto na nabahagi natin sa mga videos na yon patungkol sa metamorphic rock at saka sa igneous rocks. And hopefully, mas ma-strengthen yung ating knowledge about the formation of these two types of rocks. Let us start with metamorphism. Metamorphism is defined as the change that takes place within a body of rock as a result as it being subjected to conditions that are different from those in which it is formed. So, nababago yung bato or yung pinagmulan na bato, specifically igneous at saka sedimentary, at natatransform sa pagiging metamorphic rock. Ito ay nangyayari sa presensya ng init at saka ng pressure at in certain conditions. So, dahil subjected ang mga bato, ang igneous at saka sedimentary rocks, into heat and pressure, the heat and the pressure has something to deal with the changes that is happening in the formation of metamorphic rock. Pwedeng ang mineral sizes ay nababago, pwedeng ang mineral components ay nababago. Meta means change, morph, ibig sabihin, forms. So, nababago ang forms ng bato. In addition, in metamorphism, hindi naman talaga natutunaw ang mga bato. Hindi dahil mainit ay or mataas ang temperatura, basta-basta na lang matutunaw yung bato. But, the presence of heat is enough para yung mineral composition and appearance of the previous rocks na pinagmulan ng forming metamorphic rocks ay mabago. At dahil sa presensya ng init at ng pressure, itong mga bato na ito ay nagiging dense at nagiging mas compact or kumbaga mas nagiging close yung mga minerals with each other. Minerals may also be changed or rearranged due to chemical reactions and it involves fluids that enter rocks. So, may kinalaman din ang pagdadagdag ng tubig sa formation ng metamorphic rocks. Balik tayo ng konti sa lesson tungkol sa weathering, sa chemical weathering. Nabanggit doon yung pag-enter ng water dun sa bato. At yung water ay may kakayahan na mag-react sa mga minerals na nasa bato. So, in relation to the process of metamorphism, if fluid like water is available dun sa area na pwedeng mabuo yung metamorphic rock, pwedeng pumasok yung tubig na ito dun sa bato that will undergo metamorphism at mabago nito or mag-react sa mga minerals na nasa loob. And there will be change in the form and in the chemical composition of the rocks forming metamorphic rocks. It was also part of the previous video about the three types of rocks, yung regional at saka contact metamorphism. So, konting review tayo. Sa
regional metamorphism, as the word implies, regional, mas malaking bahagi ng crust or slab of rocks yung involved sa process na ito. So sa illustration natin, sa example natin, merong dalawang continental crust na going towards each other. So anong essence nun? Dahil sila ay going towards each other, may pressure, may force. So available yung pressures. So i-compact nito or ipupush nito yung bato para yung bato ay mas maging dense. That's one. Second, there is also a presence of a hot area. Possibly ito ay malapit sa area na dinadaluyan ng magma. Therefore, yung init ay natatransfer papunta sa magma or to the area na may magma papunta sa area na ito. So may pressure na, may heat pa. So the pressure, the presence of pressure and the heat will somehow modify this area, whereas may mga bato, posibleng igneous or sedimentary, and will undergo metamorphism. The second type of metamorphism is contact metamorphism. Hindi kagaya ng regional metamorphism, yung contact metamorphism ay involve ang mas maliit na bahagi ng lupa. So sa illustration natin, meron tayong iba't ibang layer ng bato, layer A, letter B, and C. And then, ano itong nasa gitna na ito? This is a rising magma. So ang tawag dito ay magma intrusion. So dahil yung magma ay nakakaangat na at ito ay mainit, it will melt some of the rocks na dinadaanan nito. Pero ano yung nirepresent ng nasa red na color or yung naka-outline na red? Yan yung area na kung saan maiinitan siya pero hindi siya matutunaw. So dahil siya ay nainitan, the presence of heat will somehow change the chemical composition of the area na nainitan. So dahil nabago na yung chemical composition nito, so hindi na siya yung bato na pinagmulan niya. So nagbago yung form, metamorphism. So ito na yung metamorphic rocks. So contact metamorphism. May dalawang uri ng metamorphic rock or classification ng metamorphic rock according to texture. The first one is foliated metamorphic rock. So ano yung unique sa mga foliated metamorphic rocks? Yung minerals nila are aligned. Kung makikita ninyo doon sa module natin, makikita natin that the minerals are arranged. So maayos yung arrangement nila. In addition, pag nabasag or nag-break itong mga foliated metamorphic rocks na ito, yung bato ay hindi totally siya yung mababasag, pero magkakaroon ng layer or fragments or bahagi ng bato na matatanggal sa kanya. So, yun yung isang unique characteristic ng foliated metamorphic rock. The second classification is called non-foliated metamorphic rock. Kung yung foliated metamorphic rock ay arranged yung mga minerals or mayroong parallel arrangement or lines of the minerals sa bato, yung non-foliated metamorphic rock, wala. So, the minerals appear to be randomly oriented at walang maayos na arrangement nga, hindi kagaya nung foliated. Dito, when rocks break, there will be no layers and they will not flake apart into thin layers, unlike ng foliated metamorphic rocks. And these are some of the examples ng foliated and non-foliated metamorphic rocks. Sa pagpapatuloy ng ating lesson, pag-usapan naman natin kung paano naman nabubuo ang mga igneous rocks. So,
Alam natin na igneous rocks ay tumigas na magma or lava. Pag ang magma ay tumigas, ibig sabihin hindi pa ito nakalalabas ng surface ng mundo, ang tawag sa igneous rocks na ito ay intrusive. Pag naman nakalabas ang magma, ang tawag na dito ay lava, at pag ito ay nag-solidify, nag-crystallize, or nag-cool at tumigas, ang tawag naman dito ay extrusive rocks. So, iikot ang discussion natin sa pagkakaiba ng intrusive at saka ng extrusive igneous rocks. So, ang location ng intrusive ay beneath, sa loob ng mundo, or beneath the surface of the earth. Ang extrusive naman ay nasa labas, or nasa surface ng mundo. Ang proseso para magkaroon ng intrusive rock ay plutonic, at yun din ang tawag sa intrusive igneous rock. Tinatawag din itong plutonic rocks. Ang process naman para sa extrusive ay volcanic. Kaya ang tawag din sa mga extrusive rocks ay volcanic rocks. Ang origin ng intrusive ay magma, lava naman sa extrusive. Mas maitim ang kulay ng intrusive at lighter naman ang kulay ng intrusive. Mas mabigat ang intrusive, mas magaan ang extrusive. In terms of the composition, ano yung madaming element or mineral na makikita sa intrusive? Magnesium and iron. Sa extrusive naman, more of aluminum. Ang rate ng pagtigas or pag-solidify sa intrusive ay mas mabagal dahil nga ito ay nasa loob, hindi siya exposed sa lower pressure at hindi rin siya exposed sa mababang temperature. So, mas mabagal yung kanyang pag-solidify. Hindi kagaya ng extrusive, siya ay exposed sa lower temperature, sa hangin at sa mababang pressure, kaya naman mabilis yung kanyang pag-solidify. In terms of the size of the grains, mas malaki ang intrusive kesa sa extrusive. Kaya pag nakikita natin ang mga uri ng igneous rocks, yung intrusive igneous rocks, mas defined yung kanyang mga mineral composition. Mas makikita natin yung grains ng mga minerals na nandito. Hindi kagaya sa extrusive, halos hindi natin ma-distinguish ang mga minerals na nandoon sa igneous rocks na yun. In terms of the size of the crystals, ang intrusive malalaki din. Sa intrusive naman, small or no crystals at all. In terms of the classification ng igneous rocks, meron tayong based on composition and based on texture. Basing on the composition, ang isang kumbaga major role player dito ay yung silica content. Ang silica content will determine whether the minerals will be present or will appear or not in the rocks. At meron tayong apat na categories. Ultramafic, mafic, intermediate, and felsic. Ang pinakamababa na silica content ay ultramafic, at ang pinakamataas naman na silica content ay ang felsic. Mapapansin din natin na habang dumadami ang presence ng silica content, naglalighten din yung colors ng igneous rocks na ito. The second classification is based on texture. So, by definition, sa igneous rocks, texture is described as the size and arrangement of minerals in the rocks. Meron tayong 5, phaneritic, aphamitic, vesicular, porphyritic, glassy texture. And pag phaneritic, malalaki yung minerals, aphamitic, masyadong maliliit yung minerals, vesicular, may mga butas-butas dahil sa gas escapes na nangyari, porphyritic, may malaki, may maliit na minerals, at pag glassy texture, as the word implies, shiny yung kanyang surface.
At nagbigay din tayo ng mga example for each classification according to texture. In summary, ang metamorphism ay ang proseso ng pagbabago ng igneous at saka ng sedimentary rocks papuntang metamorphic rock. Ito ay nangyayari sa presensya ng heat, pressure, and fluids. Nangyayari ito sa pamamagitan ng contact metamorphism at ng regional metamorphism. At depende sa formation ng batong ito, siya ay mako-consider bilang foliated or non-foliated metamorphic rock. Para sa igneous rocks naman, ang dalawang uri ay intrusive at extrusive igneous rocks. Nako-consider din or naka-classify din ang igneous rocks depende sa composition at sa texture nito. Malaki ang benefits na nakukuha natin sa paggamit ng igneous at saka ng metamorphic rocks. Kung titingin lang tayo sa paligid, huwag na tayong lumayo sa ating mga tahanan. Ang pader, ang ating sahig, ang ating banyo, ang kusina, madaming ginamit na bato dyan. Kung isipin natin mabuti, tayong tao ay gumagamit ng resources na galing sa mundo. At sabi nga natin sa rock cycle, itong mga resources na ito ay patuloy na nagsisirculate sa mundo sa loob ng mahaba at madaming taon. I-manage natin ng maayos ang paggamit ng ating resources dahil tayo ay tagapamahala, tayo ay stewards of the environment, at we are expected to use our resources wisely. Magandang araw sa inyo lahat at maraming salamat.